Hello guys, good evening. This is engine block is Optra. Optra Avio is same on also. Parehas lang po sila ng block. So nailagay ko na po yung piston niya. Bago na po yan. At ang connecting rod and piston ring. And also the oil pump. So ang problema ko nito ay kinain niya yung main bearing at ang connecting rod bearing ng crankshaft. Ito po pala ay 2010 model na Optra. Yan po ang naging problema niya ay crankshaft. Pinalitan po ng crankshaft pati ng mga piston. So na-reborn na po ito. Ang size niya ay 0.050. Yan, body oversize na po yan. Yan po ay Avio or Optra. Parehas na po ng makina. Okay. Now, ito pong cylinder head ay kinapit ko na po yung ibang spring. Napalitan na, pinalitan ko na rin po ng valve seal. Kasi para isahan na lang. Yan, valve seal po yan. Pero bago nang nasa loob niyan. Yan po. So ngayon ay mag-aasimbay tayo ng maglalagay tayo ng valve spring. So ito po ay mahirap po ikabit, lalo pat nag-iisa lang ito. Kanya-kanya pong trabaho dito. Ito yung valve spring niya. At ito rin yung valve block niya. Yan, yung maliliit na yan. Kaya maglalagay na pa. Yung iba ay nailagay ko na. Ito mas madali pa rin pa na ito kaysa doon sa mga Toyota. Ito po yung valve expander, yung tools na ito. Ayan yung pang press ng valve spring. Ayan po yan. So ngayon naglalagay na tayo ng lock. Ayan, lalagay po natin ng krasa yan kasi malalim yan, hindi mo yan madudukot ng kamay. Yan po, para kumapit doon sa slots ng valve. Yan, sa pinakaliig niya. Okay. Now, re-release natin itong valve. Kaya po. Yan, dali lang siya itabit. Mr. Amer! Yan po. So medyo mahirap yan ilagay. Hindi na yung pangkwa na lay-lay. Yan po yan. Lagay natin yung pinakalock nya. Ito yung valve lock nya tawag. Kailangan po sigurado po pagkabit niyan, mahirap pag natanggal yan. Natupo dun sa barbul, sa piston. Okay. Now, release natin to. Yan. Lumitaw. Lumitaw po yan. Mahirap po kabit. So, kailangan lalagyan ng krasa. Sabay release. Okay. Kailangan bali apat na lang natitira. Yan po. And then, yan. Bigyan po natin yan ng grasa para kumapit. Okay.
Na-slide po siya. Makusok. Yan po. Wow. Nalihis siya. Okay. Hindi kahirapan po ito paglalagay, kaya lalo pat ganitong klaseng mga nakalubog ang lagayan ng spring. Bali, hydraulic valve po ito. Okay. So, tapos na lang. Lagay ako ng mask kasi sobrang masakit sa ilong yung usok. Ito. Lalagyan lang po ng brasa dito. Ano yung lalagay dito sa dulo ng para pagpasok doon ay diretso sa slots niya. Ayan. Another one. Ito. Ayan. Okay. Ayan. Release na agad. Nakapit agad siya. Hindi tulad nung sa Toyota. Mahirap. Punta tayo sa dulo. Ayan. So sa dulo na tayo. Pang last na ho yan. Ayan po. Magyan po ng rosa. Ayan. Another one. I-release na natin. Hindi kumapit. Mahirap po kasi yan. Sumasabit. Ito problema sa ganyan. Sumasabit siya. Yan. Siyala. Okay, hindi pa rin. Nangiya ko. Mahirap po talaga yan. Matagalan marunong pa rin mag-discard eh. Nahulog na. So, isa pa. Ayan po, lagyan natin ulit ng i-press natin ulit. Ayan. Ayan po. Hello guys, good afternoon. Ito na po yung Abiyo na makina. This is the Abiyo engine. It's already to assemble, ready to deliver now in the other workshop, the other brand. So ito po ay i-deliver na lang po ito doon sa kabilang shop. Yan po, kumpleto na po yun. So ito po yung mga may mga tip po pala ako na dapat nyo malaman tungkol dito sa valve cover nya kapag nagtatagas palagi, kasi ang ganitong makina ay tagasin ang valve cover. Kapag po nagtatagas po pala palagi ang valve cover nyo kahit bago na yung gasket nyo, yung rubber,
yung pong mga tornilyuhan niya, may mga bakal po ito. Yan po, bawat isa nito. Yan po ay gagrindirin nyo yung sa ilalim niya para bumaba siya konti, bawasan nyo para lumapat ng todo yung bulb cover. Yan po ang sikreto niyan. Hindi niya kasi na masyadong na-press yung gasket kasi nakasuporta yung bakal nitong mga tornilyuhan niya. Kaya ang ginagawa ko po niyan ay ginagrind ko. Marami ho rin ito, mga ganyan. Kaya ganyan po ang sistema niya niyan. Nagtatagas po palagi. So ang gagawin niyo po ay grindirin niyo, bawasan niyo yung mga tornilyuhan na yan sa ilalim po. Para ma-press niya mabuti yung gasket. Yan po ang sikreto niya yan. Okay po, thank you.